Ang tagumpay ay walang pinipiling tao, oras, lugar o estado ng buhay. Success comes to those who pray and work hard for it. Tulad na lamang ng mga entrepreneurs na nakilala natin sa UNO International Corporation. Kilalanin natin ang mga probinsyanos turned successful entrepreneurs na sina Ram Cordova at Jonathan Dimailig na nangarap, nagsikap at nagtagumpay. Ang papa ko is dating tricycle driver, habal-habal driver. Ang mama ko sa public school teacher. Nung graduate ako ng high school, may yung papa ko na studente. Nag-overshoot yung single motor na din na driver. Then, eventually na-end yung life na. Bago ako umabot sa UNO, I've been employed for 4 years. Salesman po ako. Pero ganun pa rin yung buhay. Sahod, ubos, sahod, ubos. Minsan pagka may kailangan talaga, at the same time, walang pera, so nangungutang ka pa, namatay yung nauna yung lolo ko, at the same time, lolo's boy ako. Kaya parang doon yung turning point ko. Kaya parang gusto ko na bago man lang may susunod sa kanila, at least maparanas ko sila ng magandang buhay. Marami akong makakilala, mga friends that time sa school, na public school na pinag-aralan ko. May mga tipong simpleng bagay na gusto mo as bata na hindi mo nakukuha kasi nga hindi kaya ng magulang, nakikita ko sa kanila. And background ng mga parents nila are mga negosyante, may negosyo. So sabi ko sa sarili ko, siguro balang araw gusto ko rin maging katulad nila. Napadaan ako sa office ng UNO dati, and hindi ko naman alam opisina. Kasi sa baan ng opisina ng UNO dati, may mga bentahan ng DVDs. Mahilig ako dati ng pastime ko, ng mga, siyempre, Naruto, mga ganong bagay. So, bumili ako, and doon ako na-invite. So, I have to face challenges na facing some people na talagang ayaw sa ganitong klase negosyo. But ang naging mindset ko is, hindi ko bibilangin yung ayaw. Binibilang ko yung mga sumatama at naniniwala. Then, dumating sa point na na-invite ako sa UNO, dati, ayaw ko na ng ganitong klaseng negosyo kasi naranasan ko dati na I was able to have a traumatic experience with when it comes to in this kind of industry, sa network business. Kasi isa sa mga rason ba't ayaw ko na ng networking, ayaw kong pasukin yung UNO. Kasi unang-una may trabaho ako. At the same time, kahit magsasaka lang, kahit medyo sobrang hirap ng buhay dati, nakapagtapos naman ng college, naging professional naman. Sa mga pangarap ko, gusto ko mag-travel. So far sa pagnenegosyo to sa UNO, marami na akong naikot na lugar sa buong Pilipinas at sa parts ng mundo. Ako mahilig na ako sa sasakyan, by God's grace, dahil sa UNO, nagkaroon ako ng 4. Ang pinaka-old na kong naging sasakyan dito was a Honda Civic. Nung pangalawang kotse na bili ko after a year, it's a Mercedes-Benz. Yun ang siguro turning point din kasi nung nagsimula ako yung mother ko, parang ayaw sa ginagawa kong negosyo kasi gusto niya lang magtapos ako ng nursing. Eh nakita ko yung sistema na magsobrang ganda, sabi ko ito gagawin ko para sa iyo, ma. Mas na-inspire ako sa reaction ng mother ko nung sinundo ko siya sa bahay. Yung reaction niya nung habang nagda-drive ako mula sa bahay namin sa Tagum hanggang dumating kayo namin Davao, same reaction. She was looking sa interior ng kotse, tumitingin siya sa akin. Hindi maipaliwanag yung sarap ng feeling na yung nanay mo fulfilled. My third car after a year then, I bought a Nissan Patrol. Then lately, pinaka-latest na nabili ko sa Hummer. Nung time na inalok sa akin ng UNO, pinakita sa akin yung opportunity ng UNO, eh doon ko na-realize na sawang-sawaan ako sa buhay mahirap. The best thing for me is yung kagaya ko na mahirap lang din, taga-probinsya lang din, na nabigyan ng chance.
na naka-achieve din. Kasi personally, ako, when it comes to achievement, una-una, pangarap naman talaga sa mga tao, basic, bahay at saka sasakyan. Eh, sa ngayon, hindi pa man tapos yung pinatayo kong bahay, pero nasa mga 80% na matatapos na siya, buo na siya. Siguro, kulang-kulang 5 million yung sa bahay lang. Pag natapos na yun, same time sa sasakyan naman, umabot ko ako ng 7 sasakyan sa uno. So, mga material achievements yan, pero at least for me, good thing kasi hindi lang sa akin nangyari. May mga tao din akong naniwala sa akin nung nagsisimula kami. Dati paniwala lang, dati hanggang salita lang yung pinaniwalaan nila. Pero ngayon, after long years of hard work and dedication sa UNO, tuloy-tuloy lang yung hataw namin, tuloy-tuloy yung trabaho namin. Umaabot na din sa mga almost 20 key person ko sa whole organization ko, yung may mga sariling sasakyan, same time na pagpatayo din ng bahay. Yun yung sinasabi kong chance na kung hindi ako nag-uuno, hindi ko kayang maibigay sa kanila yun. Yung taong, mga taong natulungan mo along the way, hindi pwede tumbusan ng pera. Kasi for me, it's more important yung buhay na naayos kesa pa material na bagay. Ang ganda po ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, His plan is to prosper us and not to harm us. A good hope and a good future. Unang-una, maniwala ka. Unang-una sa taas at sa sarili mo. Pangalawa, aralin. Mahirap gawin ang bagay na hindi mo alam paano gawin. At pangatlo, gawin lang yung naaral. At tuloy-tuloy. Huwag kang mag-quit. Advice ko lang sa mga tao, kunyari, nakita mo na yung uno, narinig mo yung uno, kaso di mo pa alam, siguro, give time and effort. Ang pinaka nag-iisang rason lang kung paano maging bigo ang isang uno distributor is kung kapag ka, nag-quit ka na. Huwag mong bitawan yung pangarap mo. Kahit ano pa yung mga mahirap na mga dapat mong daanan, temporary lang. Go Negosyantes, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayon. Sana'y nabigyan namin kayo ng inspirasyon upang tuparin ang inyong mga pangarap. At sana po'y nabigyan din namin kayo ng mga kaalaman na makakatulong sa paglago sa inyong pagnenegosyo. See you next week po. Ito po si Michael Angelo Lubrin. At ito po ang SME Go, powered by Go Negosyo. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo ay truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go negosyo. Business kayo ay may success, kung ang ideya nyo ay truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go negosyo. Pilipinas, now is our time. Go, 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 negosyo. Let's go, let's go, let's go, negosyo. Go, 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 negosyo.